Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli, narito ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Ella dito sa ating dulang. Love and Memories. May dumating na sulat na natanggap ni Tay. Kaya pinag-usapan nila kung sino ang nagpadala. Pero yun ay galing kay Jesse. At inalam kung ano na ang kalagayan ko. Kung natuloy pa ang aking pagbubuntis. At sa pagdaraan ng mga araw, ay nagbibigay ng suporta si Papa Papundo. At hinimugting niya ang asawa niya para makipag-ayos sa akin. Baka daw pagdamutan ko sila na hindi ko ipakita ang aming anak ni Mike. Kaya nag-isip ng mabuti si Mama Luta at kasama si Papa Pakundo para makipag-usap sa akin. At... Papa Pakundo, kayo palang dumating. Halika dito sa loob para makapag-usap po tayo. Huwag na, Ella. Meron sana akong hihilingin sa iyo. At sana ay mapagbigyan mo. Sige, sabihin po ninyo kung ano ang kailangan ninyo. Kung kaya ko pong pagbigyan, bakit po hindi? May kasama ako at gusto magkipag-usap sa iyo. Sana kalimutan mo na ang galit mo sa kanya. Narito siya para makipag-usap, masinsilan. Pwede ba, Ella? Ha? Sino po ba ang tinutukoy ninyo, Papa Pakundo? Sabihin ninyo sa akin. Ang aking asawa, si Lota. Pwede ba ang kausapin mo siya? Kalimutan mo na ang mga sinabi niya sa iyo noon. Dahil ayun ay dala lamang ng init na kanilang. Dahil hindi niya matanggap na patay na si Mike. At alam ko na nagdulo sa karil sa pagkawala ng aking anak. Tama po kayo, Papa Pakundo. Noon ay masakit po sa akin na pagbintangan na ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mike. Pero tao lamang po tayo na nagkakasala. Sino ba naman ako? Natanggihan ang pakikipag-usap sa akin ni Mama Lota. Oh, salamat, Ella. At naunawaan mo ang pagkakamali ng aking asawa. Kaya ako rin ay humihingi sa iyo ng paumanhin kung ano man ang pinitawan niyang masasakit na salita laban sa iyo noon. Sige po, Papa Pakundo. Mag-uusap po kami ni Mama Lota. Hindi ko na iniisip yung mga nangyari. Ang dapat nating gawin ay magkasundo tayo at maging isang pamilya. Sabihin ko, kung ikaw ay sa akin nagtatampo dahil sa maling akala mo. Ella, anak, sana ay patawarin mo ako sa mga sinabi ko sa iyo noon. Alam ko na maintindihan mo ko sa aking nagawa. At sana alisin mo na ang tampo mo o kaya ang galit mo sa akin. Kailangan na magkasundo tayo at maging isang pamilya na may pagmamahalan at pagkakaunawaan.
Pwede ba yun, Ella? Opo, Mama. Kailanman, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Dahil kayo, nirerespeto ko po kayo. Kasi po, kayo po ang mama ni Mike. Kung wala kayo, ay wala rin si Mike sa mundong ito. Pero, maaga po siyang kinuha ng ating Panginoon. Kaya wala tayong magagawa, kundi tanggapin ang kalooban niya. Tama ang sinabi mo, Ella. Kaya magmula ngayon, kung gusto mo, doon ka muna sa bahay para maalagaan ka namin. At meron akong mga katulong na pwedeng tumulong sa iyo. Kung ano ba ang kailangan mo, lalo na't kampuanan mo na. Huwag muna, Mama. Dito pa po ako. Pag nanganak na ako, saka namin kayo dadalawin ng inyong apo. Huwag po kayong magkalala. Hindi ko po ipagdadamot ang inyong apo. Ay, salamat, Ella. Hindi pala nagkamali si Mike na ikaw ang pinili niyang pakasalan. Dahil napakabait mo pala. Unawain at mapagmahal na asawa at anak. Kaya aasahan ko na wala nang away sa atin. Opo, Mama. Hindi po ako magbabago. At pangako ko po sa inyo na ibubuhos ko lamang ang aking pagmamahal sa aking anak. Marami tayong magmamahal sa kanya paglabas niya dito sa mundo. At maging masaya ang ating pamilya. Paglabas ng bata na iniwan ni Mike sa iyo, Ella, at ibibigay natin sa kanya ang pagmamahal na dapat ay nakamtan niya at makamtan sa kanyang ama. Sana sa lalong madaling panahon ay makita natin siya at makapiling. Opo, Mama. Sana maging malusog ang aming anak. Pag ipinanganak ko siya, ay magbibigay ligaya sa ating pamilya. Ay, buti naman at nagkasundo kayo ni Balae Luta. Nagbago na siya ng kanyang ugali na makipagkapwa-tao siya. Hindi na siya dapat maging mapagmataas. Totoo po yan, Inay. Siyempre, mayroon kasing iniwan na buhay na alaala si Mike. At naisip niya, baka hindi niya makita kung hindi siya makikipag-usap sa akin. Sa bagay, tayo ay makasalanan at nagkakamali na dapat ay itama. Kung nagkamali ang isang tao, isipin niya. Hindi siya mabubuhay ng nag-iisa, kundi kailangan din niya ang kanyang kapwa-tao. Opo, Inay. Kaya ngayon, ay naging mabait na si Mama Lota. At sabig na rin siya na makita ang paglabas ng kanyang apo. Ay, kahit kami rin ang tatay mo, sabik na rin sa aming apo. Sana naman ay manganak ka na para meron tayong alagaan na bata na papawi sa ating mga pagod. Huwag po kayong mainip, Inay. Alam kong lalabas din siya. Kaya hintay lang natin siya. Dahil lalabas din, lahat tayo ay sabik na sa kanyang paglabas dito sa mundo. Ay, kung pwede lang, dahilahin ko ang araw ay ginawa ko na. Basta, makita ko na ang aking apo. Inay, sakit na ng tiyan ko. Masakit na ba ang tiyan mo, anak? Opo, Nay. Talagang manganganak lang yata ako. Talagang manganganak ka na. Paano ba ito? Teka, asan ba yung tatay mo? Dito ka lang. Tiisin mo ang sakit, anak, ha? Tatawagin ko ang gumadron na. Hindi ko alam kung nasa ang tatay mo, eh. Sandali lang, Ella. Sandali lang. Ah,
Gloria! Gloria, buksan mong pinto! Dalian mo! Gloria! Shhh! Huwag kang baigay! Nagpapahinga si Ella at ang bata. Ay, alam mo, nakasalubong ko si Mercy at sinabi na nanganak na raw si Ella. Eh, ano bang anak ni Ella? Lalaki ba o babae? Ay, halika. Pumasok ka na para makita mo ang ating apo. Eh, ano ba ang apo natin? Kamukha ko ba? Ay, lalaki ang ating apo. Ah. Pero hindi mo kamukha. Hayan, natutulog na katabi ni Ella. Guwapong guwapo. Malayo sa itsura mo. Ay, Gloria. Bigla tayong nagkaroon ng apo. Pero wala namang tatay. Ang meron lang, lolo sa papa niya. Ay, huwag mo nang isipin yan. Hindi lang ang ating apo, ang ganyan ang kanyang kalagayan. Hindi bale, nandito tayo na lolo at lola na magmamahal sa kanya. Ay, ang mabuti pa, ay ipaalam mo sa balain natin na nanganak na si Ella. Ay, oo nga pala. Muntik na nating nakalimutan na ipagbigay alam sa kanila. Kasi sabik na nilang makita ang apo nila. Sige na. Pumunta ka na sa bahay nila para malaman nila na lumabas na ang hinihintay nilang apo. At alam ka na magiging masaya na dahil kamukha siya ng kanilang anak na si Mike. Sandali lang, nariyan na. Sino kayang istubong ito? Hindi pa ako tapos sa trabaho ko eh. Ano po ang kailangan nila? Eh, nandito po ba ang mga amo mo? Eh, bakit po ninyo sila hinahanap? Meron po kayong sasabihin sa kanila. Ano ba yon? Eh, tinatanong ko kung nandito ba sila. Ay, sorry po. Pumunta sila sa mall at bibili daw ng kailangan ng baby na apo nila. Ay, sige, pagdating nila, ay pakisabi na nanganak na si Ella at ang apo nila ay isang guwapo at malusog na baby. Ha! Ay, nako, siguradong masaya sila pag sinabi ko na lumabas na ang kanilang apo. At kamukha ba ni Mike? Oo, kamukha ni Mike. Kaya sigurado na mas lalo silang matutuwa. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ay, Ma'am Lota, buti at umuwi na po kayo agad. Meron po kong magandang ibabalita sa inyo na ipinarating po at sana ipaparating ko po pala sa inyo. Ha? Ano yun, Tanya? Parang masaya ka. Eh, siguraduhin mo lang na magiging masaya ako dahil sabi mo magandang balita yan. Ay, talaga naman, Ma'am Lota. At nanggaling po dito yung tatay ni Ella at may pinasasabi sa inyo. Ay, anong sinabi niya sa'yo? Sige, bilisan mo na. Dahil may pupuntahan pa kami ng Serpa Kondo mo. Ay, alam ko, Ma'am. Pag narinig ninyo ang sasabihin ko, baka hindi na kayo tutuloy sa lakad ninyo. Ha? Bakit? Importante ba yan? Eh, bukas ay pupunta din kami sa bahay ni Ella para ibigay yung kailangan ng bata. Ay, paano yan, Ma'am? Bukas pa ba kayo pupunta? Samantalang nanganak na po si Ella. Isang gwapo at malusog na sanggol daw. Ano? Ay, totoo ba yung sinabi mo, Tanya? Baka binibirong mo na naman ako. Ay, naku, Ma'am. Hindi ko po pwedeng gawing biro yung panganganak ni Ella. Talagang nanganak na po. Ay, nako, kung gano'n,
Tawagin mo ang Sir Pacundo mo at pupunta na kami doon ngayon din kay Ella para makita namin ang aming kinasasabi kang apo. Ibilisan mo, Tanya! Ay, upo, ma'am, sandali lang. At pupuntahan ko na si Sir at sasabihin ko na lumabas na ang kanyang kinasasabi kang apo. Umiiyak na itong anak ko. Baka gutom na siya. Sandali lang at magtitimpla ako. Sandali lang, apo, ha? Narito pala. Natakpan ng tela. Sandali lang, apo. Ay, bilisan mo naman, Gloria, ang pagtitimpla ng gatas. Iyak nang iyak itong ating apo. Ito na. Tapos ko na. Ito, apo. Dumidi ka na, ha? Ito. Bigay mo. Ha? Salamat po, inay. Bakit ka umiiyak, Ella? Meron bang masakit sa iyo? Wala po, inay. Kundi, naawa po ako sa aking anak dahil hindi na niya nakita ang kanyang ama. Ay, huwag kang umiiyak, Ella. Baka mabinat ka pa. Delikado sa bagong panganak kung iiyak ka. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko, inay. Naisipin ang kalagayan ng aking anak. Ay, Ella, hindi lang siya ang may ganyan na kalagayan. Maraming bata ang nawawalan ng ama. Yung iba, tinatakbuhaan ang responsibilidad. Yung iba ay gaya ni... teka. Ano bang naisip mong ipapangalan sa bata? Gian na lang po, inay. At kung nasaan man po naroroon si Mike, sana maligaya na siya dahil natupad ang pangarap niya na ang aming magiging anak ay lalaki. Isang buhay na alaala na iniwan niya sa akin. Bunggang handaan, sabi niya ni Jay at Gordo. Ang daming bisita, mga bigatin pa. Ay, masayang mga balain natin. Tignan mo, halos hindi lang nila bitiwan ang bata. Ay, paano kasi? Kamukhang-kamukha ng ama. Kaya parang nabuhay ang kanilang anak sa pamamagitan ng ating apaw. Hayun din si Ella. Mukhang maligaya rin ang ating anak dahil... magkasundon sila ng kanyang mga biyanan. Ay, oo. Wala nang problema. Lahat ay masaya dahil sa pagdating ng isang anghel sa buhay natin at sa pamilya ni Bart. Sana ganito na lang sa buong buhay natin ay magkasundo at magkaisa at may pagmamahalan at sana... wala nang problema na darating sa ating buhay. Maligaya na kami sa amang buhay dahil sana kung si JR. Mahal na mahal siya ng aking binan. Kung maaari lang, hindi na kami paalisin sa bahay nila. Pero hindi naman pwede. Naalagaan lang nila. Kundi ang aking magulang ay gusto ring makapiling ang kanilang apo. Sa ngayon,
Hindi ko na iniisip na mag-asawa pang muli. Panahon lang ang magsabi kung darating pa sa aking buhay ang magpapatibok ng muli ng aking puso. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Ella. At diyan na po nagtatapos ang liham kasaysayan na ipinadala ni Ella. At sana po ay nakapulutan ninyo ng aral sa buhay. Hanggang sa muli mga kaibigan, muli ninyong abangan at pakinggan ang mga bagong aming isasadula dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.